Hi guys, it's me, Ikash ako. And magbibigay ako ng opinion ko guys or sa loobin patungkol dito sa nagtrending na post na to ng Taragis Taco Iyaki guys. Wow. So nagkaroon siya ng challenge sa lahat na mag-a-accept ng challenge na to or kakagat. No? Bali, ang gagawin is ilalagay yung logo ng Taragis Taco Iyaki sa noo. And then magkakaroon sila ng 100,000. Ang laki nun. Kahit sino siguro, igagrab talaga yon. Especially sa hirap ng buhay ngayon. Kaso, ang nangyari kasi, meron palang, may rules pala dun sa pinakababa. Kung ikiklik mo yon. Ang mali lang dun kasi hindi alam ng tao yon. Hindi lahat ng tao nagbabasa. Hindi lahat ng tao aware. Hindi lahat ng tao knowledgeable. Hindi lahat ng tao nakapag-aral. So, ang point ko dito is, tong April Fool's Day na to, hindi lahat ng mga Asian or ng mga Pilipino sa Pilipinas ay alam itong April Fool's Day. Okay? If I'm not mistaken, this is a Western culture. Hindi naman natin sineselebrate to. Mangilang-ilan lang talaga ang gumagawa nito sa Pilipinas. But going back doon sa issue, no? Siyempre si Kuya, ginarab niya yung opportunity kasi 100,000 yun eh. It's a big amount, guys. Siguro sa tindi ng pangangailangan ni Kuya, let's say for example, sa anak niya, o baka mamaya may kailangan siyang paggamitan noon. So hindi na siya nag-isip o nagdalawang isip pa na i-grab yung opportunity na yun. So nagpatato si Kuya Ramil ng Taragis, takoyaki sa noon niya. Pero ano nangyari? Yung pala ay prank lang or April Fool's Day. God. Biro mo yun na tinato sa noo mo because of 100,000 kaya ginawa ni Kuya Ramil yun. Ang nakakaano lang, wala siyang nakuha. Walang nakuha si Kuya. At the same time, nandun yung tattoo eh. Sa totoo lang, ang hirap ipabura nun guys. Ang hirap. At ang masaklap lang dito, yung moral tsaka yung damages na nangyari kay Kuya Ramil sa totoo lang. Yun, to be honest, kung mag-file ang kaso si Kuya Ramil, pwedeng kasuhan to eh. Pwedeng kasuhan to tong Taragis Taco Iyaki na to for misleading, for damages, for moral, kasi sobra talaga yung nangyari kay Kuya. And kung di ako nagkakamali dito sa meron kasi ano yan eh, abuse of rights, kumbaga. Yun siguro yung tamang words. At sinasabi dito sa Article 21 of the Civil Code provides that any person who willfully causes loss or injury to another in a manner that is contrary to morals, good customs, or public policy shall compensate the other for the damages. So yun, siguro kung ipupush ni Kuya Ramil na mag-file ng demanda against dito sa Taragis Taco Iyaki na to, well, may laban talaga si Kuya. At the same time, pwede siya umingi ng damages or loss or compensation dahil dun sa ginawa na challenge na yun. So, ang alam ko, ang update dito is, I think, itong Taragis Taco Iyaki na to, ibinigay na yung 100,000 dito kay Kuya Ramil. Ayun, siguro para hindi na lumala tong gantong situation or hindi na lumala pa tong issue na to, tinapos na nila once and for all. Pero ang moral na matututunan natin sa issue na to? For me, ang opinion ko is maging maingat tayo, especially sa mga ganitong prank or April Fool's Day or pa-challenge na to. Tulad ng sabi ko sa inyo, hindi lahat ng mga kapwa natin Pilipino ay nagbabasa. Hindi lahat ng tao ay knowledgeable pagdating sa ganito. So, alam naman natin, no, sa ganitong sa hirap ng buhay sa Pilipinas, kahit sino igagrab yung ganitong opportunity kasi kailangan nila. Kahit ako eh, igagrab ko yun eh. Kung talagang totoo yung challenge,
Pero kung sa akin mangyari yun, yung ano na yun, yung ganong eksena na pinatatu ko tapos hindi ko makukuha yung 100,000, no. It's a no for me. Kahit naman sino. But anyway, tulad ng sabi ko, maging maingat po tayo sa mga ganitong ano, sa mga ganitong challenge natin. Ito lang ang aking opinion ng saloobin patungkol dito sa trending na post na to. Kayo ba? Ano ba ang saloobin nyo patungkol dito? If you like this video, please follow and share and follow pa more. Gcash ako.